Good morning po sa lahat. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli po nating pagsaluhan sa umagang ito ang salita ng Diyos na aking ibabahagi. Nasa 20 araw na tayo sa ating 40 days prayer and fasting. Bago po ako magsimula sa aking ituturo, manalangin po muna tayo. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa araw na ito na iyong kaluob sa amin, na magawa po namin ang iyong kalooban at sa aking pagbabahagi ng iyong salita. Ako po ay iyong gabayan na aking maituro ang salita mo na magpapalago sa aming relasyon sa iyo at patuloy na magpapatibay sa aming buhay mananampalataya. Salamat po, Diyos. Ito ang aking nalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbukas ng Biblia sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 9, talata 6 hanggang 8. At ang pamagat po ng aking ituturo, growing higher by the power of generosity. Kung sisimulan po natin sa verse 1, ay pinapahayag ni Apostol Pablo na nais niyang makalikom ng pera para makatulong sa mga kapatid sa iglesia. Kaya ang verse 6, ang sabi doon, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Prinsipyo po ito na hindi nababago ng anumang sitwasyon. Kagaya na nagtanim ka ng puno ng mangga sa bukid o sa bakuran man, ay mag-aani ka lang ng isang puno, makikita natin na limitado ang ani ng nagtatanim ng isang puno ng mangga. Hindi kagaya ng magtanim ka ng maraming puno ng mangga. Kumikita na sila nakapagbibigay pa ng sagana at nakakatulong sa nangangailangan at higit sa lahat sa gawain ng Panginoon. Tandaan nyo ito, ang naghahasik ng kakaunti, mag-aani ng kakaunti. At ang maghahasik ng marami ay mag-aani ng marami. Kaya tingnan natin ang ating sarili o sisain natin ang ating mga motibo. Bakit tayo pagpapalain ng Diyos? Pansarili ba ang nais mo o para sa ikabubuti at ikaluluhati ng ating Panginoon? Sa verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Kaya nga po, sa pagbibigay, ay kailangan ang ugaling may kagalakan. Sabi nga po, God love a cheerful giver. Kasi doon lamang natin na ipapakita na tayo nakapagbibigay ng totoo at tanggap ng Diyos dahil nakikita tayo ng Diyos na may kagalakan. Dapat di ka magbibigay na di ka napipilitan. Lalo na ngayon sa panahon ng krisis, na kung may alam kang may nangangailangan at kaya mo namang magbigay ng tulong, yan ay katanggap-tanggap ng Diyos. Basahin po natin sa Kawikaan 11, talata 24 hanggang 25. Nagsasabi, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Praise God. Ngunit ang naghihirap, ang tikom ang mga kamay. 25, ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Hallelujah. Naipakita dyan ang resulta ng mga taong matulungin at mga taong maramo. Sa talata 8, nagsasabi, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat
ng bagay higit na sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tingnan ninyo ang sapa. Hindi siya naubusan ng tubig dahil pinahintulutan na dumaloy doon ang masaganang tubig. Kaya ngayon, kailangan mong magdesisyon kapatid na matutong magbigay o manatili ka lang bang maramo na may paghihirap. Sana po nabigyan tayo ng kapamaraanan ng salita ng Diyos na magbigay na may kagalakan. Kaya kapatid, kung gusto nating pagpalain tayo ng Panginoon, huwag maging madamot sa pagtulong sa mga nangangailangan. Lalo na kung kaya natin sa simbahan man o sa ating kapwa-tao. Nawa po ay napagpala tayo ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Dalangin ko po sa umagang ito na kaming lahat na naglilingkod sa iyo ay aming magawa ang example na iyong ipinakita sa larangan ng pagbibigay. Salamat po na kami po ay lagi ninyong tulungan na patuloy na umunlad sa pagbibigay pinansyal man o kalakasan sa bawat nangangailangan. Lalong-lalo na po sa buhay na may kabanalan. Patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming buhay. Salamat po, Diyos. Thank you, Jesus. Sa aming buhay. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito ang aking dalangin. Amen. God bless everyone.